What's up mga kapadyak? O ngayon, naka-MSCQ tayo. Di pa rin tayo pwede mag-ride sa mga malayo. Pwede siguro short ride. Within barangay nyo lang. Pero sa ngayon, ibahin muna natin. Ito yung bago natin project bike. Mountain Peak Everest. Dito sa video na to, sabahan nyo ako kung paano natin buuin to. Naka-MSCQ tayo. Hindi pa rin tayo pwede mag-ride sa mga malayo. Pwede siguro short ride. Within barangay nyo lang. Pero sa ngayon, ibahin muna natin. Bago natin project bike. Mountain Peak Everest. So, dito sa video na to, sabahan nyo ako kung paano natin buuin. Itong frame na to, alloy na rin siya. Bubuin natin siya simula sa frame hanggang mabuo natin yung pinaka-buong bike. Unti-unti na natin. Balis sa pagbuo natin ng ito. Siyempre, simulan muna natin yung pinaka seat post muna natin. Bale, ito yung seat post natin. Alloy na rin siya. Ang kinuha natin, Truvative. 31.6 yung sizes niya. Then, ito yung gagamitin natin, seat clamp. Yan. Bale, 34.9. Sakto-sakto siya sa pinaka seat post natin. Then, ang gagamitin natin pinaka saddle is Mosso. Mosso saddle. Eto. So, kung gusto yung makabili ng mga ganitong parts, ililink down below ko yung shop sa VXT Bike Shop. Pwede nyo siyang mabili. It's only cost 400 pesos. Na natin. So, sa pagbuo nyo, syempre, kailangan nyo yung initial tools natin. Kahit yung pinaka-ano na lang natin. Allen. Ay, siya nga pala guys. Ito. Allen yung kinuha ko. Allen yung pinaka-sipon. Ang problem natin ngayon, kapag pinik-release natin siya, lalo na ganito, mountain peak, mainit sa mata. Sabihin na natin ano, medyo mainit siya sa mata. Kapag hindi ni yung mga may masasamang bala, kapag hindi makuha ang buong bike, kung ano pwede, yun ang kinukuha. Alin yung pinakano natin, mas secure siya. Mas safe siya. Kasi nga, alin, hindi siya quick release. So, isa na yun sa reason kaya bakit ito yung pinili ko. Alin, hindi quick release. And guys, nabuo na natin yung seat post niya. Yung Mosso saddle, tsaka yung ano, seat post niya ng 31.6. Bali sa head tube, gagamit tayo ng ano niya, Mountain Peak HS08. Ito yung head tube talaga na, ay tama, headset pala. Ito ang headset talaga ng Mountain Peak Everest. At saka, ang gagamitin natin na port is Maxon. Coil type lang siya, pinsan ko. Coil type lang ano niya, tinulang lang siya sa budget. And in the future kasi, gusto niya rin palitan ng rigid. O wala pa siya ng budget, kasi niya na mabuo yung pinaka-bike. Kaya ito na lang muna ang pag-pilihan namin. Maganda na rin siya, alloy na rin siya. Tapos, 2 kilos yung bigat niya. Hindi siya ganun kagaan for me. Pero for me, okay yung pinaka-play niya. Ano na rin siya, 32 mm na rin yung size niya. Then yung extension niya, 32 mm. Then, yung travel niya, 100 to ano yung 100 to 120 ang travel mo. So, coil type, alloy. Again din.
may mga nakikita ko online for this part. Maabot yun ng 2, 3, 2, 4, 2, 5, mga ganyan. Pero, doon nga sa BXT Bike Shop, makukuha mo lang siya for only 2,000. Kasama na yung pinaka-delivery ko yun. Yun nga lang, 2 minute up. Ito nga pala, non-tapered pala to. So, ang frame natin, Mountain Peak Everest, tapered siya. Dito sa video rin na to, ipapakita ko kung paano ang non-tapered kakabit natin sa tapered na frame. So, yun kasi sa ano natin, kakailangan nyo lang ang pinaka ito, adapter. Ito lang yung kailangan nyo. Kasama na to sa set ng headset. So, kapag tinanggal mo to, ito lang ang kailangan mo. Paggagamit ka ng tapered na part. So, ito, yan lang kailangan mo. Pero since hindi siya tapered, at non-tapered yung pinaka-port na gamitin natin, kailangan natin itong adapter na to. Kaya na sabi ko, itong adapter na to, kompleto to, set to dito sa headset. Pag dinili mo siya, kompleto na lang yan. So, ganyan lang, pagkabit natin. Mauna muna siya sa baba. Pag may kabit pa siya, okay lang. Press down lang yung pinaka natin. Then, itong bearing. Seal bearing lang rin kasi ito. Kaya ano. So, iko-coat lang natin siya ng grease. Pag na-coat mo lang siya, hindi naman masyadong marami. Basta coat lang siya. Ito lang yung pinakapatong niya. Hagay niya na siya. So, ang susunod muna, sa taas na. Dito. Dito na siya. So, hindi ko na maipakita masyado. At hindi marinig masyado naman. Papakita ko na sa video nito kung paano natin nakakabit na halos lahat at kung ano-ano mga parts ang gagamitin natin. Nakikabitan natin yung headset at yung pinaka-port natin. Ito naman sa ating cockpit, gagamit tayo ng short stem. Alaw nga yung pinaka-short stem natin. 31.8mm yung pinaka-clamping niya. Ang gagamitin natin handlebar ay ang ano, Sagmit Classic AC 3.0 Sagmit handlebar. Bali may konti siyang ano, hindi naman siya totally straight straight bar, may konti siyang back slip ang ganyan, then may curve siya yan, pasok yan. Ito yung gagamitin natin handlebar. Then para naman sa ano natin handle grip, gagamit tayo ng ano, siguro gamitin natin. Ang ayaw ko lang kasi sa rubber, ang rubber kasi, once na nainitan siya, parang naglalakit siya. So, gagamit tayo siguro ng ano. Mas okay sa akin ng silicone grip. Siyempre, stock. Yung block. Diretso na rin natin block. So, ito ang cockpit natin. At saka silicone grip. Spacer. Para dito rin sa pinaka-port ng so guys, update natin sa ano. Ito yung pinagawa natin kanina. Nakuha na natin. Subukan na rin natin siyang ikabit ngayon kung ano yung matatapos natin ngayon. Para sa ha, para sa cogs, si sprocket, ang gagamitin natin ay Sagmit. Sagmit na 10 speed, 11x42 tip. So, kakabit lang din natin ito. Then, sa ano nga pala, yung about sa rotor niya, bali kasama siya dito sa brake. Ito ang gagamitin natin brake. Racework hydraulic. Bali ito yung pinaka-hydraulic na brake niya. Kasama na yung pinaka-ano yan dito. Pinaka-rotor niya. Yung maganda sa kanya, makaset na siya. Then about naman sa brake ng ano, ng racework. Trusted ko na rin naman siya, nagamit ko na rin siya. So, wala lang akong ano, sigurong may pakita mo naman pero mas oh, nagamit ko siya na okay naman so far. Yung gamit ko ngayon sa MTB ko is Tektro. Bali hindi talaga ako kumukuha ng Shimano basta basta dahil sa ang hirap niya maghanap ngayon, then medyo mahal yun nga. Bali ito yung nagiging ano ko, Tektro or Racework ang nagiging kapalit.
sa ano naman, yun nga, ready to ano na siya, install na lang siya. Install na lang natin siya, hindi nga kailangan mag-bleed or what. Pero tatry pa rin natin kung may problem sa bleeding. Kabit ko na lang ulit muna nga. Update na lang ulit. Update lang sa ginawa natin. Field pipe. So na siya. Labo na natin pinaka-pipe natin. Pero yung pandemya natin. So tayo na medyo marami oras na hapon. So nalawag tayo. What dami natin ginawa. So hindi ka na mag-video iba. Sasabihin ko na lang kung anong mga parts pa iba natin. Hindi natin. So na natin dito sa prank. So itong prank. Gumamit tayo ng Raceward Aspire Hollow Mechanic. So is 36 feet. Ito po. Ang kasi ng, ano, ng Raceward. Mas mura siya. Kasi sa, ano, Shimano, syempre. And trusted brand na rin naman siya. More on professional, gumagamit din yan. So, wala ka na rin po. At so, matagal na rin siya sa market. Hindi tulad ng mga naglalabasa ngayon, hindi pa rin natin alam yung ibang feedback. Dito naman, wala ka nakita ng feedback na negative lahat o positive lahat. Hindi tayo ng chain natin is Shimano. So, itong chain natin, compatible siya dito sa pinaka crank natin and cubs. So, about naman dun sa group set. Ang ginamit natin group set guys is A7. Bali, hindi na tayo tumirek na ng Elite or ano, L2 A7. Yun ang ginamit natin pag. Bakit ano? A7? Siyempre, durability. Price at ang quality nasa kanya lang. Smooth na rin siyang gamitin. Yung price siya mas mababa kumpara sa S kami ng Shimano. Tapos yung quality niya, hindi rin naman ganun. Wala akong makita ng negative sa kanya. Puro feedback. Lahat. Huwag mas positive. Papansin mo lang. Ito, 10 speed siya. 10 speed. A7. So, yun nga guys. L2 A7. RD niya. Siyempre, A7 na rin yung RD natin. Yung shifter natin is A, ano na rin, A7 na rin. Para parehas ng pitch. Dito naman sa battle cage, gumamit tayo ng deep pin. Alloy siya. Pali, dikatlo. Yun ang ginamit natin sa battle cage. At nakalimutan ko rin pala yung sa pedal. Ang pedal natin is Promen. Alloy seat bearing. Ay, kumapit na sana muna kasi napalak na rin yung gawin ano, hybrid, magkakaroon yung fork siya, maglalagay din sa mga templates, mga ano, kung ano, ano. Sa akin naman, no, ang tagal ko nang gumagamit kahit ng mga plastic na pedal, wala namang problema, nasa kong gumagamit din talaga. Okay lang sa akin yung mga ganito. Tapos yung pinaka-pipe natin. So, kung meron pa kayong gustong malaman, comment down below sa video na to. Kasagutin natin siya, price, kung anong brand, kung saan nakukuha. Comment down below nyo lang, kasagutin natin yan. Wala tayong magiging problema sa sagot. Kung kumuha kayo ng, ano, ng parts, nandyan lang sa BX device siya. Ride safe, mga kapadyak.